Hi guys, good afternoon. Happy Valentine's Day po sa lahat. And for today's video, magtatanim po tayo sa araw ng mga puso. At ang ating itatanim po ngayon guys, ayan, kung napapansin nyo po, ito po ay isang hanging plant. So, isisave po natin yan ngayon at atin po itong paparamihin. So, kahapon nandito na yan guys, nakasabit kasi yan po ay ating isusunod na i-propagate para ma-save po natin. Ito guys ay isang Holcim soliroli or Holcim soliroli. So, kayo na pong bahala guys kasi I think yun po ang kanyang scientific name. Ito din po ay kilala as babyster, also known as Corsican coarse or Corsican carpet plant or ang daming pangalan guys or as an at ang isa pa niyang pangalan ay Irish moss. So, ngayon po guys ay kukuha po tayo ng magandang part pa niya para maitanim po natin ulit para ma-save po natin at maparami po natin ang plants na ito. So, ito guys, napakadali lang po itong mabuhay kasi ayan, kung napapansin nyo yung ganyan kaliit na ano niya, pwede po natin yang ipropagate. At saka, napakadali lang pong alagaan ang plants na ito, ang hanging plant na ito. So, ngayon po ay kukuha po ako ng isang dangkal. Isang dangkal po ang aking kukunin sapagkat gusto ko pong maglalash po ito agad. So, guguputin ko lang po siya dito na part. Ayan. And then, kasi ayan, maganda pa naman siya. Kung nakikita nyo. Unlike dito guys, na parang mamamatay na siya kasi napabayaan ko kasi ito sa mainit na part, mainit na area doon sa aming labas. Kaya, ganyan po ang nagiging resulta niya at minsan ko lang po siyang nadidiligan. So, i-cut po natin siya dyan. Kukunin po natin yung medyo maganda pa guys at ito po ay ating ipropagate. Kung napapansin nyo to kahapon ko pa sana ito kukunan ng shoot. Pero nga, mahaba yung aking video kahapon. Actually, mga more than 30 minutes kasi yun. Kasi, hindi po talaga ako marunong magsalita guys at mag-explain. So, marami po akong mga mali doon. Kaya, kailangan pa talagang i-edit. Kaya yun ang nangyari. After na ma-shoot ko yung ating in-upload kahapon, ay nag-edit po ako agad. At yun. At isa pa, napakabagal po ang aking internet at this time. Sobrang bagal guys. So, kagabi, hindi ko na alam, I think mga 12 or 11, something like that siya na-upload. Kasi natulog na po ako guys. Hindi ko na carry kung kailan siya ma-upload. Kasi nga, gawa ng sobrang bagal ng internet namin dito sa area namin. So, sa mga hindi ko pa po napuntahan, stay lang kayo dyan guys. Kasi atin po yung papanoorin yung mga videos na ina-upload niyo. So, sa akin kasi na part, once na nanonood ako, lalong-lalo na pag hindi ka pa monetize, syempre tinatapos ko talaga yan. At saka, sa mga monetize na, alam ko po na ang pinaka-importante once na monetize na ay yung ating mga ads. Kasi, kaya walang skip po ang mga ads guys. Alam ko po yun sapagkat, hindi sa pagmamayabang guys, mayroon po akong isang channel na road to 10k na po ako doon. Napakaliit pa rin po ako doon guys, road to 10k. Pero ang channel na ito ay hindi ko po sinishare doon kasi gusto kong masala lahat ng papasok dito na gustong gusto talaga nila ang content natin. Hindi yung papasok sila kasi na kumbaga napapasubo. Minsan kasi napapasubo natin ang isang tao, lalong lalo na doon sa kumbaga doon sa sinasab kita, kailangan isab mo rin ako, yung mga ganon. So, kahit hindi nila gusto yung content mo, napapasok natin sila. Pero sa totoo lang guys, para sa akin, hindi po maganda ang naging resulta noon. Kasi, hindi naman po talaga yan manonood sa videos mo. Unlike doon sa pumapasok ng kusa, kasi may gusto silang malalaman sa channel mo or sa content mo. So, yun po guys para sa akin. Akin lang po yung sariling opinion. Kaya hindi ko po sinishare itong channel na to doon sa kabila. At kung itatanong nyo po guys, stagnant po ako doon. Hindi ko pa po yun. Mayroon na po akong mga videos doon at earning na po ang channel na yun. Nakapagsahod na din ako doon guys last December. So, I'm so happy kasi yun nga. Nakapagsahod tayo at ngayon, patuloy naman po siyang nag-earn. Pero, yun nga, itong channel na to ay gusto kong ma-monetize para okay na. Ito muna yung aking pinuuna ng pansin kasi sapagkat, yun na,
Parang saan na tayo napunta. So, balik tayo guys dito sa ating hanging plant. Itong hanging plant na to guys ay napakadali lang pong alagaan. At share ko po sa inyo yung aking story nito bago to sa akin dumating. Actually, tatlong ganito lang yung dinala ng auntie ko sa akin. Tatlong ganito, pero napaparami ko na to guys. Aside dito sa napabayaan ko, mayroon po akong mga blooming na ganito doon sa labas. Kaya ito ay binigyan ko ng pansin kasi nakakaawa kasi kailangan kong i-save ang buhay na to kasi parang napakasakit tingnan na yung napaka-blooming before ngayon ay ganito na ang naging itsura. Kaya isi-save po yan natin. So ito po ay, kung mayroon kayong mga ganito, so pwede nyo po yung i-propagate guys, ganyan. Kahit ganyan kaliit or kahit putulin nyo pa yan yung mga ganyan, ganyan. Madali lang po talaga yung mabuhay at mabilis lang pong maparami ang ganitong uri ng hanging plant. Napakaganda kasi ito sa akin before guys, itong ito. Pero ngayon, ayan, tingnan nyo. Ito na po ang naging resulta niya. So, ito po ay ating ilalagay muna dito sapagkat kukuha pa po ako ng marami pang medyo magagandang part niya kasi yun nga ito ay atin pang ipropagate. Actually guys, depende lang yun sa'yo kung gusto mo nang mabilis humaba yung hanging plant mo na to, habaan mo yung pagkuha ng kanyang stem or yung parang itong parang twigs. At kung gusto mo namang matagalan ka sa paghaba, nasa sa'yo na, suliitan mo, ganun. Actually napakabilis lang na din naman po nito humaba kaya yun. Napakadali lang nitong alagaan. Yun nga lang, kailangan hindi po to direct sunlight kasi ito direct sunlight to guys, magdamagan whole day ganun. Tapos kailangan ang plant na to ay lagi mong minimest, binabasa-basa para maganda po ang tubo niya. Actually kasi sa akin kasi napabayaan ko na to siya kaya ganito po ang nangyari sa kanya. Kahit ganun pa man ay mayroon na po akong maraming na ipropagate nito. So, ngayon po guys, itong pot na to, ito lang din po ang gagamitin natin. Pero, ang lupa ay papalitan ko po to ng lupa kasi parang baka hindi nagumbanda ang kanyang tubo nang dahil na rin wala ng nutrients na nakukuha yung ating plants. At the same time, dumadami na po sila kaya nagkaganito. Pero, sa totoo lang guys, para sa akin, kaya nagkaganito to siya. Kasi, nang dahil siguro sa init, ang dahil sa init kaya nagkaganito siya. So tatanggalin ko to. So yan na, naka-ready na yung ating mga ano. Tatanggalin ko to siya. Ano? So ayan. Tapos itong iba niyang tangkay ay itatapon po natin to sa basurahan para dadami to sa basurahan. So ngayon po, ito po ay papalitan ko ng lupa. So, itong lupa natin guys ay pure garden soil po yung aking ginamit. Before kasi yung ating pinalitan na lupa ay mayroon po yung halo ng maraming balat ng palay. So, ngayon ay pure garden soil po yung aking gamit. Ngayon, unahin kong itanim guys itong mga maliliit dito sa gitnang banda and then yung mga mahaba dito sa gilid. So, itatanim na po natin siya. Actually guys, pwedeng ganyan, ganyan kaliit lang. Pwede mo yung itanim. Mabilis po yung haba. Lalong-lalo na pag laging umuulan, mabilis po yung haba. Mas komportable po akong nagtakamay basta nagtatanim. Napakadali lang po itong mabuhay guys at saka once na super lush na itong karsikan carpet plants natin, maganda po siyang tingnan.
na po guys, naayos na po natin tong ating Corsican carpet plant. At dito na po tayo nagtatapos. Thank you so much for watching. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please consider subscribing and hit also the notification bell para lagi po kayong ma-notify sa susunod po nating mga videos. That's all for today. Thank you so much and God bless you all.